Ang ikalawang sulat ni Pablo kay Timoteo. Unang kabanata. Mula kay Pablo na niloob ng Diyos na maging apostol ni Kristo Jesus upang mangaral tungkol sa buhay na ipinangakong makakamta natin sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kay Timoteo na minamahal kong anak, sumayunawa ang pagpapala, habag at kapayapaang mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos na aking pinaglilingkuran ng tapat, gaya ng ginawa ng aking mga ninuno. Tuwing inaalala kita sa aking panalangin araw at gabi, sabik na akong makita ka upang malubos ang aking kagalakan, lalo na kapag naaalala ko ang iyong pagluha. Hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na unang tinaglay ng iyong lolang si Loida at ng iyong inang si Eunice. Natitiyak kong nasa iyo ang pananampalatayang ito. Dahil dito, ipinapaalala ko sa iyo na gamitin mong mabuti ang kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos nang ipatong ko sa iyo ang aking mga kamay. Sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag kang maihiyang magpatotoo tungkol sa ating Panginoon. At huwag mo rin akong ikahihiya na isang bilanggo alang-alang sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa pagtitiis para sa magandang balita. Umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo'y maging bayan niya. Ginawa niya ito hindi dahil sa anumang nagawa natin, kundi ayon sa Kanyang layunin at kagandahang loob. Ito'y ibinigay na niya sa atin sa pasimula pa, sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ngunit ito'y nahayag na ngayon, nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Winakasan niya ang kapangyarihan ng kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng magandang balita. Dahil sa magandang balitang ito, ako'y ginawang tagapagbalita, apostol at guro. At iyan ang dahilan kaya ako nagdurusa ng ganito. Ngunit, hindi ako nahihiya, sapagkat lubos kong nakikilala ang aking pinapanaligan at natitiyak kong maiingatan niya hanggang sa wakas ang ipinagkatiwala ko sa kanya. Gawin mong batayan ang mabubuting aral na itinuro ko sa iyo at manatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig na tinanggap natin sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sa tulong ng Espiritu Santo na nasa atin, ingatan mo ang lahat ng ipinagkatiwala sa iyo. Alam mong ako'y iniwan ng lahat ng kapatid natin sa Asya, pati na nina Figelo at Hermogenes. Pagpalainawa ng Diyos ang sambahayan ni Onesiporo. Maraming pagkakataong ako'y kanyang inaliw at hindi niya ako ikinahiya kahit ako'y isang bilanggo. Sa katunayan, pagdating niya sa Roma, pilit niya akong hinanap hanggang sa ako'y kanyang matagpuan. Kaawaan nawa siya ng Panginoon sa araw na yon. Alam mo naman kung paano niya ako pinaglingkuran sa Efeso. Ikalawang kabanata. Kaya nga, anak ko, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ituro mo rin sa mga taong mapagkakatiwalaan at may kakayahang magturo naman sa iba. Makihati ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ng kanyang pinuno. Ang isang manlalaro ay hindi maaaring manalo kung hindi sumusunod sa mga alituntunin ng laro. Ang magsasakang nagtatrabahong mabuti ang siyang dapat na unang makinabang sa bunga ng kanyang pinaghirapan. Isipin mong mabuti ang sinasabi ko sa iyo at ipapaunawa sa iyo ng Panginoon ang lahat ng ito. Alalahanin mo si Jesucristo, ang muling binuhay at nagmula sa angkan ni David. Ito ang magandang balitang ipinapangaral ko, ang dahilan ng aking pagdurusa at pagkabilanggo na parang isang kriminal. Ngunit, hindi maaaring ibilanggo ang salita ng Diyos. Pinagtitiisan ko ang lahat ng bagay, alang-alang sa mga pinili ng Diyos, upang magkaroon sila ng kaligtasan mula kay Kristo Jesus at ng walang hanggang kalwalhatian. Totoo ang pahayag na ito. Kung tayo'y namatay na kasama ni Jesucristo, mabubuhay din tayong kasama niya. Kung tayo'y nagtitiis ng hirap sa mundong ito, maghahari din tayong kapiling niya. Kapag siya'y ating ikinahiya, ikakahiya rin niya tayo. Kung
Kung tayo man ay hindi tapat, siya'y nananatiling tapat pa rin sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Ipaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito at pagbininan mo sila sa ngalan ng Diyos na iwasan nila ang mga pagtatalong walang kabuluhan at walang ibinubungang mabuti. Sa halip, ay nagpapahamak lamang sa mga nakikinig. Sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Isang manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Iwasan mo ang mga usapang malalaswa at walang kabuluhan, sapagkat ang mga iyan ang nagiging dahilan ng paglayo ng mga tao sa Diyos. Ang mga turo nila'y parang kanser na kumakalat sa katawan. Kabilang sa mga taong ito ay sina Himeneo at Fileto. Lumihi sila sa katotohanan at itinuturo nila na ang muling pagkabuhay ay naganap na at dahil dito'y sinisira nila ang pananampalataya ng iba. Ngunit matibay ang pundasyong itinatag ng Diyos at do'y nakatatag. Nakikilala ng Panginoon kung sino-sino ang tunay na Kanya at ang bawat nagsasabing siya'y sa Panginoon ay dapat lumayo sa kasamaan. Sa isang malaking bahay ay may iba't ibang uri ng kasangkapan. Mayari sa ginto o pilak at meron namang yari sa kahoy o putik. May ginagamit para sa mga tanging okasyon at meron namang pang-araw-araw. Ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad na sisidlang natatangi. Malinis at karapat dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabuting gawain. Kaya nga, iwasan mo ang masasamang nasa ng kabataan. Pagsikapan mong maging matuwid, tapat, mapagmahal at mapayapa, kasama ng mga taong may pusong malinis at tumatawag sa Panginoon. Iwasan mo ang mga walang kabuluhang pakikipagtalo sapagkat alam mo namang nauuwi lamang yan sa mga pag-aaway. Ang lingkod ng Diyos ay hindi dapat makipag-aaway. Sa halip ay dapat siyang maging mabuti sa pakikitungo sa lahat. Mahusay magturo at matyaga. Mahinahon niyang itinutuwid ang mga sumasalungat sa kanya. Pakasakaling marapatin ng Diyos na sila'y magsisi dahil sa pagkakilala sa katotohanan. At maliliwanagan ang kanilang isip at makakawala sila sa bitag ng Diablo na bumihag at umalipin sa kanila. Ikatlong kabanata. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok at namumuhi sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan at walang pagtingin sa Diyos. Sila'y magkukunwaring maka-Diyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. May ilan sa kanila nagagamit ng panlilinlang upang makapasok sa bahay ng mga babaeng hangal. Ang mga babaeng ito'y pinapahirapan ang kanilang mga kasalanan at inaalipin ang sari-saring pagnanasa. Lahat na iibig matutuhan ng mga babaeng ito, ngunit kailan may di sila nakakaunawa. At tulad ni Hanes at Hambres na sumalungat kay Moises, sila ay sumasalungat din sa katotohanan. Wala silang iniisip na kabutihan at hindi tunay ang kanilang pananampalataya. Ngunit hindi magpapatuloy ang kanilang kasamaan sapagkat makikita ng lahat ang kanilang kahangalan gaya ng nangyari kina Hanes at Hambres. Ngunit sinunod mo ang aking itinuro sa iyo, ang aking ugali at layunin sa buhay. Tinularan mo ang aking pananampalataya, pagtityaga, pag-ibig at katapatan. Nasaksihan mo ang mga pag-uusig at paghihirap na dinanas ko sa Antioquia, Iconio at Listra. Napakahirap ng dinanas ko. Ngunit sa lahat ng iyon, ay iniligtas ako ng Panginoon. Gayon din naman, ang lahat na nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusig. Samantalang ang masasama ay lalo namang magpapakasama at ang manlilinlang ay patuloy na manlilinlang at sila man ay malilinlang. Ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga turong natutuhan mo at matibay mong pinaniwalaan. Yamang kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata ay alam mong ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan
sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan at sa pagtatama sa maling turo, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Dahil dito, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ika-apat na kabanata. Sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus na darating bilang hari at ahatol sa mga buhay at sa mga patay, inaatasan kitang ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mo yan na papanahon man o hindi, himukin mo at pagsabihan ng mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong turo. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang isip. Ngunit ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng oras. Magtiis ka ng kahirapan. Gampanan mo ang tungkulin ng mga ngaral ng magandang balita at pagbutihin mo ang iyong paglilingkod. Ang buhay ko'y ibinubuhos na parang handog. Dumating na ang oras ng pagpalaw ko sa buhay nito. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Makakamtan ko na ang koronang nakalaan sa mga matuwid. Sa araw na yon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang siyang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Sikapin mong makapunta dito sa lalong madaling panahon. Iniwan ako ni Demas dahil sa pagkahumaling sa sanlibutan. Pumunta siya sa Tesalonica. Si Crescente naman ay nagpunta sa Galacia at si Tito sa Dalmacia. Si Lucas na lamang ang kasama ko rito. Hanapin mo si Marcos at isama mo rito sapagkat malaki ang maitutulong niya sa aking mga gawain. Pinapunta ko sa Efeso si Tikiko. Pagpunta mo dito, dalhin mo ang aking balabal na iniwan ko sa Troas sa bahay ni Carpo. Dalhin mo rin ang mga aklat ko, lalo na yung mga yari sa balat. Napakasama ng ginawa sa akin ni Alejandrong Panday Tanso. Ang Panginoon ang magpaparusa sa kanya ayon sa kanyang ginawa. Mag-iingat ka sa kanya sapagkat tutol na tutol siya sa ipinapangaral natin. Sa unang pagharap ko sa hukuman ay walang sumama sa akin. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit sinamahan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang makapangaral ng lubusan sa lahat ng hintil. At ako'y naligtas sa tiyak na kamatayan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan. At siya rin ang maghahatid sa akin ng ligtas sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Ikumusta mo ko sa mag-asawang Priscilla at Aquila at sa pamilya ni Onisiporo. Nagpaiwan sa Corinto si Erasto. Si Trupimo na may iniwan ko sa Mileto dahil may sakit siya. Pilitin mong makapunta dito bago magtaglamig. Kinukumusta ka nina Yubolo, Podente, Lino, Claudia at lahat ng mga kapatid. Naway sumaiyo ang Panginoon at pagpalaing ka ng Diyos.